Singapore. Ang Singapore is the best country to work abroad dahil sa safe environment, magandang transportation, at syempre, mataas na sahod. Ngayon, alam ko naman karamihan sa inyo alam na ako yung nagtatrabaho dito sa Singapore. Isasama ko kayo sa isang araw ko dito sa Singapore. Kung ano-ano ba yung mga ginagawa ko at yung mga tasks na kailangan kong gawin sa isang araw. Then sa video na ito, isasabihin ko din sa inyo kung magkano pwedeng sahurin na isang civil engineer dito sa Singapore. So let's start! Bago tayo magsimula ay mag-explain muna ako ng ilang background about sa trabaho ko. Ako ay isang QAQC engineer sa isang facade factory. So ano nga ba ang facade? Ang facade ay ang front face ng isang building at nagsisilbing ding envelope nito. Gaya ng isang envelope ay tinatago nito ang mga ilang parte ng building na hindi dapat makita at pinapaganda lalo ang panlabas sa parte nito. Kadalasan, ito ang nakikita niyong malalaking glass sa labas ng mga building. Bago magsimula ang isang project ay may dalawang mock-up na ginagawa upang makita kung maayos at maganda na ba ito. Ang una ay ang VMU or Visual Mock-up, kung saan sinisimulate ang maaaring maging actual na itsura ng facade ng isang building. Dito ay magkokomento ang mga architects at mga engineers kung may mga bagay bang dapat baguhin sa kulay, sa laki at sa design nito. Ang sunod ay ang PMU or ang Performance Mock-up. Sa part na ito ay tinetest naman ang facade kung sapat ba ang design nito upang mag-withstand ng iba't ibang condition gaya ng ulan at lindol. At upang mabigyan pa ng background kayo sa ilan sa mga test na ginagawa dito, ay isasama ko kayo sa laboratory kung saan itetest ang facade ng isang project namin. Ngayong araw, nakaschedule ang PMU testing ng facade panels namin sa isang accredited laboratory dito sa Singapore. May 6 na test na gagawin for this day. Iisa-isahin ko sa inyo ang mga ito. Ngayon lang din ako makaka-witness ng mga test na ito, kaya comment down below kung may mga additional information din kayo about sa mga ito. Ang una sa mga test na ito ay ang preliminary loading. Ito yung parang warm-up ng mga panels or pag-ready sa iba't ibang test pa na gagawin sa mga panels. Dito mag-a-apply ng 50% ng positive design pressure for 10 seconds and then after itatanggalin na ang pressure. Ang kailangan lang ay walang any damages or displacement na ma-observe since 50% pa lang ng design pressure ang i-apply dito. Pangalawa, ang air infiltration test. Ang test naman na ito ay magdetermine kung within allowable air leakage ba ang kaya ng facade panels natin. Nag-a-apply ng positive pressure gamit ang blower at pagkatapos ay babasahin kung ilan ang air leakage ng facade gaya ng nakikita nyo sa picture. Sa part na ito, may kita nyo 300 pascals. Ito yung in-apply nating pressure sa ating facade. At sa part naman na ito, 120 pascals. Ito naman yung nag-leak na air sa ating facade. So, paano malalaman kung pasado o bagsak? Dapat ay mas malaki ang applied nating pressure compare sa nag-leak na air sa ating facade. So, dito masasabi natin na pasado at within standards ang ating facade. So, pangatlo, ito yung tinatawag na static water penetration test. Itong test na ito ay ginagawa upang malaman kung may leak ba ng tubig ang facade natin. Sinisimulit dito yung actual na ulan. Ang loob ng chamber ay na-apply ng positive na pressure kasabay ang pag-spray ng tubig around sa harap ng facade panels. At dapat within the allowable leak ng tubig lang ang ma-observe sa loob ng panels natin. So yung pang-apat is yung cyclic water penetration test. Halos parehas lang to ng naunang test kung saan nag-apply din ng pressure then mag-spray ng water sa facade. Ang pinagkaiba lang nito ay every 5 minutes ay tatanggalin ang pressure for 1 minute. Tatlong beses uulitin ang process na ito. Ang panglima at ang pang-anim ay ang structural performance test at structural proof load test. Dito naman itetest ang structural performance ng facade. Ang gagawin dito ay mag-apply ng up to 150% ng design pressure. Then susukatin ang displacement or deflection gamit ang mga transducers na gaya ng nakikita nyo sa picture.
nakaposisyon ang mga transducers na ito sa mga critical part ng facade, which are the mullions and the glasses. Kung mapapansin nyo din na computer ang gamit dito, dahil delikadong lumapit sa specimen during the testing dahil maaring mabasag ang mga salamin at masira ang buong facade. Marami pang iba't ibang test ang ginagawa para sa mga facade. Honestly, akala ko din nung una glass lang to at basta lang ikinakabit. Napakadami palang dapat i-consider dito. Hindi lang aesthetically, but also structurally. Yan, nakita niyo yung ginagawa ko sa isang araw. Bali more on inspection, testing, and documentation ako. Then may mga nagtatanong kung ilang years ba yung experience ko bago ako nagsimulang mag-apply dito sa Singapore. Bali yung total experience ko nung na-hire ako sa Singapore is 3 years. 2 years as QAQC engineer in building construction. Then 1 year bilang assistant quantity surveyor sa isang consultancy. So, ilang tip lang bago kayo mag-apply dito sa Singapore is una, budget. Sobrang taas ng cost of living dito. Especially kung nagsisimula ka pa, wala ka pa namang sinasahod eh, di ba? So, kailangan mo talaga mag-invest para makakuha ka ng trabaho dito sa Singapore. Then, pangalawa is connection. Maghanap ka ng connection. Kung may mga kilala ka dito sa Singapore na naghahanap ng trabaho, nakakita na ng trabaho o nakakuha ng trabaho, tanongin nyo sila. Kasi napakadaming iba't ibang experience yung pwede nyong makuha sa kanila. At maganda din kasi madaming connection since kunwari may opening silang trabaho. Mas mabilis at mas madali ka makakuha ng trabaho. Then yung huling tanong sa akin is magkano ba ang sahod ko dito sa Singapore? May 3 passes na binibigay dito sa Singapore. E-pass, S-pass, at work permit. So isa-isahin natin to. Yung work permit is more on construction workers, domestic helpers. Then if hindi ako nagkakamali, ang minimum na sahod nila is 650 SGD. So convert nyo na lang yung 1 SGD ngayon is equivalent to 35 pesos. Then for the S-Pass, which is yung hawak kong pass ngayon, and also ito yung binibigay sa mga professional, sample engineer, business, marketing, IT. Bali, ang minimum sa S-Pass is 2,500 SGD to 3,000 SGD. Yan yung average na pwede mong makuha if first time mo dito sa Singapore. Then next yung E-Pass is more on the managerial side or top management side, which is around 4,500 SGD. So ayun, nabanggit ko na yung pass na hawak ko, which is S-Pass. So ang sahod na pwede mong makuha dito, which is the minimum na 2,500 SGD to 3,000 SGD. More or less is 85,000 pesos or 100,000 pesos. Yan, mas malaki talaga ang kita compare sa Pilipinas. Almost triple or quadruple yung makukuha mo dito. But take note na dito sa Singapore, napakataas ng cost of living. Bahay, transportation, pagkain, medyo mataas siya talaga. Gaya nga ng sabi nila, it's not how much you earn, but it's how much you save. So kahit gaano kataas yung sahod mo, kung hindi ka naman nakakapag-ipon o nag-iipon talaga, is wala din talaga. So mas maganda pa yung kahit counting sahod, then may naiipon ka at naitatabi ka pa din. Yan, hopefully may mga natutunan kayo at may nabigay ako sa inyong konting information about dito sa pag-apply sa Singapore and about the pwedeng sahurin mo dito sa Singapore. Yan, hanggang dito muna. Salamat, hanggang sa muli. Bye-bye!